share ko lang itong tips ano kung paano tanggalin itong takip ng rear aircon para ma-access natin itong mga blower. Tsaka malinis din natin itong evaporator sa likod nang hindi sumisingaw yung freon o yung refrigerant. Natanggal ko na siya. Yan. Kailangan lang dito ng konting tiyaga kasi medyo marami siyang mga tornilyo. Na kailangan talaga nating matanggal para mabaklas natin itong pinakatakip niya sa ilalim. May mga pagkakataon kasi na bagong linis yung aircon tapos maingay yung blower. So iniisip ng iba, bago malinis ito, kailangan munang pasingawin yung mismong refrigerant para maibaba itong rear aircon. Pero meron ding technique kung paano ito lilinisin nang hindi sumisingaw yung refrigerant. Tulad nito, na-access ko na yung blower. Yan, pwede ko nang tanggalin yung blower kung papalitan, kung maingay siya. Yan, o kaya yung evaporator, kung marumi siya. Karaniwan, ang dumi nito nandito sa likod. Yan, nalinis ko na to. Pwede mo siyang linisin kung madumi na siya para mas malamig yung aircon sa likod. Tapos may mga pagkakataon din na nasisira itong mga air vent niya dito, yung mga gumagalaw na to. Minsan hindi natin maayos hanggat hindi natin na ibababa ito. Kasi may mga screw yan dito sa likod eh. Ito yung mga screw ito. Para matanggal yung vent na ito. Yan, minsan nababali yung dito sa magkabilang dulo niya. Yan, tapos may nabibili naman ganito. Tapos pwedeng palitan. Kaya lang mahirap palitan kung ito ay nakakabit dito sa itaas. Kaya malaking tulong din ito kung gusto nyong palitan yung mga vent na ito na nabali. Na hindi kailangan pasingawin yung freon. Yan. Ito nga pala yung isang ginawa ko dito. Yan. Minsan kasi hindi na sabay-sabay ito na gumagalaw. Nasisira kasi nasa ilalim dito. May nabibili nito eh. Pero ang ginawa ko, gumupit lang ako ng plastic na bote. Ayan. Gumupit ako ng plastic na bote tapos binutas ko eksakto dito sa mga vent niya na gumagalaw. Ayan, tapos ipinasok ko siya dun. Ayan. Kaya sabay-sabay na siya na gumagalaw. Ayan, yung isa pang tips yun ano, para hindi na tayo bumili nito. Ayan, ginamit ko lang plastic na bote. Ayan, pwede kayong gumamit ng clear. Ang ginamit ko kasi yung pang Mountain Dew eh. Kaya kulay green. Pero may clear naman yan. Para mas hindi kita. Yan. So para matanggal nyo to, na hindi pinasisingaw yung freon. So yung unang tatanggalin, itong mga takip sa gilid. Yan, nakalagay yan dito sa gilid na yan. Yan. Tapos meron siyang tinatawag na plastic clip. Ito yung mga plastic clip na to. Nakalagay yan dito sa mga butas. Yan, butas. So para matanggal ito, tutusukin lang yung gitna. Yan. Pwede nyo tusukin yung gitna. Sample na pagka kasi papasok ito, kailangan eh, diba, tinusok ko ito, ayan, nakababa na siya, no? Pwede mo na siyang ipasok.
pwede siyang ipasok. Ayan, diba? Ayan, pag ilalock yan, kailangan kasi nakaano siya, nakababa, pantay siya. Ayan, para matanggal mo siya, kailangan mo siyang tusukin sa gitna. Ayan. Para matanggal mo siya. Ayan. Yun yung paraan ng pagtanggal dito sa mga clip na plastic na ito. Ayan. Pag ilalagay mo siya, ay, tulak mo lang pa itaas. Dapat nakalitaw siya ng konti sa ibabaw. Ayan. Bago mo siya ipasok. Ayan. So, ganun yung pagtanggal dyan. Meron, marami to. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 6. Ito yung mga butas eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pala, 8 yung tatanggalin ninyo bago matanggal itong pinakatakip sa gilid. Yan. Tapos makikita nyo na yung gilid nung aircon. Yan. Karaniwan, ito yung tinatanggal nila, ito, yung dalawa na to, para sumingaw yung Prion. Para maibaba mo ng ito, maibaba mo lahat. Yan. Pero yung iba, syempre, gusto nila na makatipid. Kasi, kuminsan, yung ingay lang kasi dito sa blower, ang gusto nilang maayos, okay pa naman yung aircon. Hindi naman kailangan pa singawin yung Prion. Gusto mo lang palitan ito kaya linisin yung pinaka blower niya. Kaya ito yung isang technique ano para magawa yun. Yan, para malinis din yung evaporator. Yan. So ito hindi na natin gagalawin dahil dito nga yung dito nakalagay yung line ng Prion. Pag binuksan mo to, sisingaw. Sisingaw yung refrigerant. Yan. So ang tatanggalin lang dito, kasi ito nakalagay itong pinakatakip. Ito yung pinakatakip na to, nakalagay dito. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Ayan. Ganyan ang itsura niya kapag nakatanggal yung gilid. Ayan. Makikita nyo yung screw na number 12 na bolt. Ayan, ganyan itsura niya. So, ito nga yung sinasabi ko na kailangan ng tiyaga kasi dudukutin mo yung mga tornilyo na nasa itaas nito para mabaklas itong pinaka takip sa ilalim. Ayan, tapos tatanggalin yung wire na to, yung connector ng wire na to para maibaba yung takip na ito. So yung makikita nyo, para matanggal nyo yung mga tornilyo dito, syempre kailangan mo siyang ibaba ng konti. Yan, para maibaba mo siya ng konti, kailangan mong alisin yung mga tornilyo. Yan, itong bolt na to, bali apat ito magkabila, dun sa dulo meron din siya. Yan, tatanggalin mo itong bolt na to. Yan, yung umahawak dito sa mismong brace ng aircon. Ayan. So ito yung isa. Ayan. Number 12, tapos yung isa pa number 12. Tapos yung sa dulo. Ito yung isa, number 12 din 'yan, tsaka yung isa sa dulo. Ayan. Pag ginawa niyo 'yun, pwede niyo nang ibaba ng konti ito para ma-access niyo yung tornilyo dito. Medyo madami siyang tornilyo, medyo mahirap siya dito banda natanggalin. Ito yung isang tornilyo ito. Medyo mahirap siyang dukutin doon kasi ito nga kailangan mag-ingat dito kasi baka mabali naman ito. Dalawa ito, merong maliit tapos merong isang malaki na Prion, na line ng Prion. Yan, ito yung sa malamig, yung malaki mataba. Tapos ito yung sa
Ito naman yung sa yung mainit na side. Ayan. So tatanggalin itong apat na tornilyo. Ayan, ito yung isa. Ayan. Tapos ito yung pangalawa, number 12. Ayan, ito yung pangalawa, number 12. Tapos yung nandun sa dulo, dalawa rin. Number 12. Ito yung isa. Tapos ito pa yung isa. Bali, apat. Apat na bolt ito. Umahawak sa mismong brace nung aircon. Ayan. Tapos nakapatong siya dito sa... Ayan. Nakapatong siya dito. So okay na, pwede na siyang ibaba ng konti. Yan. Pero para magawa yun, kasi ito kasi pag binaba mo ng konti, baka masira itong pinakatakip dito sa gilid. Kailangan mo itong alisin para itong linya na to ay pwedeng gumalaw. Hindi din masira ito at hindi rin mabali o mabend yung mismong line ng aircon. Yan. So para matanggal ito, gilid na to, kailangan mong tanggalin itong seat belt, yung bolt ng seat belt. Meron yung number 17 na bolt. Yan, maluwag na to. Naluwagan ko na siya. Yan, pag natanggal na, hugutin lang itong nasa gilid na to na parang lining. Ayan. Hugutin niya yung parang lining na to pati dito sa kabila. Yan yung lining na to. Yan. Pag natanggal yun at yung dalawang lining sa gilid, kasi yun ang umiipit dito eh. Pwede nang pwede yung tanggalin ito o pwedeng ganito na lang. Ayan, ito yung linya oh, ng aircon. Kasi pagka binaba mo to, yung aircon na to, gagalaw kasi to. Kaya dapat tanggalin ito para hindi masira. Ayan. Bali yung line na to ay medyo gagawi dito. Ayan. So meron siyang space para makagalaw. Hindi siya tatama dito. Ayan. Ayan. Para matanggal nyo to, may baba ng konti. Iusod nyo lang papunta rito. Ayan. So bababa siya. Kaya maganda may ano kayo dito eh. Merong parang karton na medyo pwede nyong pang salo dito. Para pag bumaba ito, meron siyang, hindi siya pwersado. Hindi na siya hinahawakan na. Yeah, so, ito ang gagawin lang dito. Ihilahin nyo lang ng papunta sa inyo. Ayun. Yan. So, ihilahin lang papunta sa inyo. Yan, minsan ito humaharang ito kaya tataas nyo lang na ganun kaya hindi nyo mahila papunta sa inyo. Yan, kaya yan, pag nahila nyo na bababa siya. Tapos yung kasunod naman dito ihilain nyo rin papunta sa inyo yung pinaka brace nya, paan nya, tapos bababa na siya. Pag nga pala ano, merong hose ito na nakalagay dito sa magkabilang dulo. Bali, apat yan. Isa, dalawa. Tapos sa dulo, dalawa din. Tatanggalin nyo lang ito. Drain kasi ito ng aircon. Yung tubig na lumalabas sa ilalim. Yan. So, tatanggalin nyo lang ito. Yan. So, ito yung sample na nakababa na siya ng konti.
Yan, gaya nung sinabi ko kanina, ito yung mga paa. Hilahin nyo lang papunta sa inyo para bumaba siya. Ayan. So, ginawa ko, ilagyan ko na lang ng tali dito para hindi siya bumaba ng tulo. Yan. Kumbaga, meron siyang hindi siya ano, bumagsak. Ayan. So, naka-incline siya. No? Ayan. Ayan. Hindi nyo muna ibababa yun nandito. Kasi dito kayo magsisimula. Ayan. So, sample lang na nandito pa yung takip. May mga tornilyo kasi yan, yung mga butas na to. So, tatanggalin nyo siya dito sa ibabaw. Kaya ang kailangan nyo ng maliit na screw na pantanggal. Ayan, para matanggal ito, kailangan nyo ng screw na maliit. So, ang ginamit ko ito. Meron kasing lagayan ito ng screw. Ito, may lagayan siya ng screw. Parang ratchet siya na screwdriver. So, ang ginawa ko ito. Kasi yung ano, medyo mahaba eh, mga screwdriver. Kaya medyo mahirap yun. Ito yung ginawa ko para ma-screw siya. Matanggal yung mga screw dito. Ganito lang ang ginawa ko. Ganun. So sample ito ah, kung nandito yung takip. Kasi natanggal ko na yung takip. Ayan, tinuturo ko lang paano tatanggalin yung mga screw. Ayan, so ayan yung mga screw dito. Lahat ng may butas na yan. Tinanggal ko. Dito. Hanggang dito sa dulo. Ayan. Ito yung screw. Para siyang ratchet. Tapos pagka nandito na kayo sa dulo, doon na medyo mahirap. Kasi may mga screw siya dito tsaka dito sa gitna. Ito yung screw na to. Yan, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, medyo mabibend ng konti ito pag-awi rito. Kaya pinatanggal ko itong pinakatakip para hindi siya masira. Yan. Yan, so pag natanggal na lahat ng screw rito, ayan, meron din kasi sa gilid dyan. Ayan, sa gilid na to. Tatanggalin nyo rin to. Tapos may tali. Tinali ko siya. Pwede nyong itali din yung kabila para mas safe. Ang gagawin naman, ito namang kabila yung ibababa. So, ganun procedure din. Hilahin nyo lang papunta sa inyo. Tsaka yung isa pang paa. Ayan, pag bumaba na yun, talian nyo rin dito. Kagaya nito. Ayan, para hindi siya bumagsak. Tapos may suporta kasi ito nga baka ito mabend o kaya mabali. Kaya kailangan nyo ng talian dito. Yan, so ito yung sample kapag nakababa yung brace. Ayan, so nilagyan ko na rin ng tali. Ayan, kaya itong nagawi dito, yung gawi dito medyo nakababa na siya. Ayan, pwede nyo nantanggalin yung tornilyo dito, ma-access nyo na. Gamit itong ratchet na screwdriver o kaya kung may maliit kayo na screwdriver na maiksi. So, tanggalin nyo na lahat yun. Pati yung sa kabila. Ayan, mga butas na yan, mga tornilyo yan. Tapos matatanggal nyo na yung mismo itong takip nito. Ayan. So, makikita nyo na yung pinaka blower at yung evaporator. Pwede nyo nang malinis. Yung pagbabalik nito, reverse lang nung ginawa nyo. Ayan, pagbalik nung takip dito, lalagay nyo lang lahat ng tornilyo. Tapos ilalagay nyo na lahat ng tornilyo din dito. Isasampan nyo na ulit dun sa pinaka brace nya. Yung support ng brace niya. Kasi balik na lang yung lahat ng takip sa gilid tsaka yung mga hose na drain. Ayan. So, yun yung technique ano, kung paano tatanggalin yung takip ng evaporator dito sa likod nang hindi sumisingaw yung freon. Ayan. Sana nakatulong sa inyo.